Si Rafael John Ralph Hill ay ginman 25 Setyembre taong 1961, 1 Setyembre taong 2014, na mas kilala sa kanyang screen name na Mark Hill, ay isang Pilipinong artista. Si Hill ay madalas na itinanghal bilang pangunahing kontrabida sa mga action films. Ang Hill ay malawak na kilala sa pagganap ng papel na ginagampanan ng dating Amerikanong ghost lover, killer ni Lorna Tolentino sa thriller ng drama suspense na The Elsa Castillo Story, The Chop Chop Lady, na ang script ay inspirasyon ng mga totoong kaganapan. Lumabas din siya sa maraming drama series, ang huli ay ang drama sa ABS-CBN na The Legal Wife na pinagbibidahan ni na Angel Locsin at Jericho Rosales. Siya ang ama ng mga awit, aktor na si Gabby Eigenman at Ira Eigenman ang aktres at kasintahan noon na si Irene Celebre. 16 na taong gulang nang siya ay nanganak ng panganay na Gabby. Si Timothy Maxinib ay kanyang mga anak ng kanyang unang asawa, Bing Pimentel. Si Andy Eigenman ay ang kanyang anak na babae kasama ang aktres na si Jacqueline Jose. Pinakasalan ni Hill ang kanyang pangalawang asawa na si Maricar Jacinto noong 1996, ang mag-asawa ay may isang anak na si Stephanie. Siya ay gitnang anak ng mga artista na sina Eddie Meza at Rosemary Hill, at kapatid ng mga artista na sina Michael De Meza at Cherry Hill. Namatay si Hill noong 1 Setyembre taong 2014 na may edad na 52 ng cirrhosis ng atay, na nagmula sa kanser sa atay, 24 na araw bago ang kanyang 53 kaarawan. Siya ay naiwan ng kanyang 6 na anak at 7 apo. Bilang parangal sa kanyang alaala, narito ang ilan sa mga pelikula na siyang naging isa sa pinakahinahabol na artista ng kanyang panahon. Ang Batch 81 ang huling pelikulang inilabas ng Sampaguita Records bago isinara ang kanilang negosyo. Ginampanan ni Mark Hill ang papel ng isang mag-aaral sa kolehiyo na nakasaksi sa pang-aabuso at pagpapahirap sa 7 neophytes ng masters ng isang kolehiyo na kanilang sinalihan. Naging kontrobersyal ito sa panahon mula nang gamitin ng pelikula ang impluwensya ng rehimeng Marcos sa Filipino bilang isang halimbawa upang maipakita ang kapangyarihang mapang-abuso at paggamit ng mga kahinaan para sa personal na pakinabang. Ang karakter ni Mark Hill sa pelikula ay pinangalan ng Sid Lucero, na kalaunan ay ginamit ng kanyang anak na si Timothy Eigenman bilang kanyang screen name sa pagpasok sa showbiz. Ang Pal ay Patlipat, Papalit-Palat ay isang pelikula na dinidirek ni Lino Groppa at isinulat ni Bibot Orteza. Ginampanan ni Mark Hill ang papel ni David, kung kanino ginugol ni Carissa ang karamihan sa kanyang oras matapos ang kasal nila ni Chuck na napunta sa mga bato. Nagsimula ang dilema ng malaman ni Chuck na si David ay bakla at natuklasan ni Carissa na hindi maibibigay ng asawa niya kung ano ang pinakakailangan niya. Nanalo si Mark Hill ng Gawad Urian Best Supporting Actor noong 1983 para sa pelikulang ito. Ang Magnifico ay isang drama film na inilabas noong 2003. Nakakuha ito ng internasyonal na pagkilala bilang isang indie film sa pangunahing mga pagdiriwang sa pandaigdigang film na nakakuha ng 31 panalo at 11 iba pang nominasyon. Nakakuha rin ito ng 7 pangunahing gantimpala sa FAMAS Awards, kasama na ang pinakamahusay na sumusuporta sa aktor na si Mark Hill para sa gampanin bilang driver ng bus. Alon, para sa 2008 Cinema One Originals Digital Film Festival, ginampanan ni Mark Hill ang Phil sa Alon, isang nag-iisa na nasa edad na lalaki na nagkaroon ng pagmamahal sa isang 17 taong gulang na batang babae, si Vanny. Nanalo si Hill ng Best Actor Award para sa pelikulang ito na idinidirek ni Ron Bryan.
si Donsol Barkhill ay nagbida rin sa Donsol, ang opisyal na pagsumite ng Pilipinas sa kategorya ng Foreign Language Film noong Oscars noong 2007. Ang pelikula ay nanalo ng 4 na mga gantimpala mula sa iba markang paywati ibang mga katawan na nagbibigay ng award sa pelikula kabilang ang pinakamahusay na cinematography at pinakamahusay na pagganap ng isang artista. Ang pangunahing papel ay ginampanan ng anak ni Barkhill na si Sid Lucero, na siya ring kompetisyon para sa pinakamahusay na parangal na aktor sa Gawad Urian. Ito ay isa sa ilang mga pelikula kung saan sila nagtulungan. Ang Rotonda, nagwagi din si Barkhill ng Gawad Urian pinakamahusay na parangal ng aktor noong 2007 para sa kanyang nagagambalang papel na reporter ng tabloid sa pelikulang Rotonda. Ito ang ikalawang Gawad Urian tropeo ni Mark, kasunod sa Palipat-lipat, Papalit-palat. Noong 2008, gampanan ni Barkhill ang papel ni Noel sa isang pelikulang idinirek ni Joel Ruiz. Ang pelikula, na nanalo ng Best Production Design sa Cinemalaya noong 2008 ay nakasentro sa isang pagsisiyasat na naganap kapag natagpuan ang isang pinalaglag na fetus sa basurahan ng isang pinabagsak na apartment complex. Si Baby Angelo ang second Cinemalaya buong haba na tampok ni Barkhill. Ang huling pelikula ni Barkhill ay ang The Fighting Chefs, tungkol sa isang pangkat ng mga chef na nahahati sa dalawang mga pangkat ng pakikipaglaban matapos malaman na mayroon lamang silang 3 buwan bago silang lahat ay pinaputok mula sa kanilang restaurant. Salamat sa PANOORANG Video, mangyaring mag-subscribe at magbahagi.